Kamusta mga Lodi? At ngayon nga hanggat wala pa naman ang Part 34 sa paglalakbay ni Don Freak sa loob ng Dark Continent. Kaya kaunting hint lang muna ayo ngayong araw. At isa nga sa mga mangyayari sa darating na serye, iipapakita nga daw at bibigyan na ng update ang walang pusong mamamaslang na si Zen Zoldyck. At nagpatuloy na ito sa kanyang masamang plano at nakakatakot na hangarin. Ayan nga ang pagpunta sa kaharian ng silangan. Talaga naman mga idol, ang malaking katanungan dito, ano ang kahihinatnan ng walang pusong mamamaslang sa kanyang gustong gawin. Pero ngayon wala pa namang confirmation kung makakapunta na ba si Zen Zoldyck sa kaharian ng kadiliman. Dahil ang confirm pa nga lang sa ngayon, nagpatuloy sila maglakbay ng immortal na nilalang papunta sa kaharian. Pero wala pang sinasabi na nakapunta na sila dyan. Dahil sa pagpunta nila sa kaharian ng silangan, maraming pwedeng mangyari mga idol. Dahil sa sobrang laki o lawak ng Dark Continent, habang papunta pa lang sila kaharian, maaaring mapalaban na sila sa iba't ibang uri ng halimaw at nilalang. Kaya di pa sigurado kung makakapunta na ba ang assassin sa palasyo ng mga kalaban. Tapos isa pa mga idol, paano habang naglalakbay si Zen at ang immortal na nilalang? Mapadpad muna sila sa isang banta ng Dark Continent. At sa unang pagkakataon, mapapalaban na si Zen Zoldyck sa isang 5 threats ng madilim na kontinente. Talaga naman, napakaganda rin yan mga idol, dahil paniguradong bakbakan yan kung magkataon. At isa pa, kung iisipin din kasi natin ng maigi, ang ating bidang hunter na si Don Freaks. Dalawang banta na ang nakaharap sa 5 threats ng Dark Continent. At yan na ang batang ay, na kalaunan ay kanyang naging kaibigan. At ang pangalawa naman, yung ahas na banta, na kung tawagin ay Hellbell. At sa kabilang banda naman, ang mortal na katunggali ng Hunter, ang assassin na si Zen Zoldyck. Wala pang nakakalaban na banta kahit isa, kaya maganda na makita rin natin na ang mamamaslang ay mapalaban sa mga nilalang na yan. Para masuri natin ang kanyang lakas sa mga banta ng itim na mundo. Pero ang isa pang speculation na maaring mangyari mga idol, paano kung hindi banta ang makalaban ni Zen? At ang masasalubong niya pala, ay itong sina Garuda at ang Kurtic Clan. At mapadpad siya sa kinaroroonan ng mga yan. Talaga naman ano nga kaya ang mangyayari? Dahil si Zen Zoldyck, walang kinakatakutan, at mahilig sa labanang hanggang kamatayan. Kaya kung iisipin natin ng maigi, kung dyan mapapadpad si Zen, mukhang madugong bakbakan ang magaganap. At maganda rin na muli silang magkita ng nakakatakot na Kurtic Clan at muling maglaban. Pero sa ngayon speculation pa lang naman ito at hindi pa sigurado. Dahil paano kung si Zen Zoldyck ay magtagumpay na pala na makapunta sa kaharian ng kadiliman? Talaga naman kung yan ang mangyayari, mukhang yan na ang pinakamatinding hamon na pagdadaanan ng assassin sa loob ng Dark Continent. Dahil once na makapunta na siya dyan, maaari niyang makalaban ang lahat ng mga high level na nilalang sa kaharian. At isa na nga dyan ang mga prinsipe at matataas na opisyales ng hari. At syempre ang mas nakakatakot, kung ang makaharap ni Zen, ang Reyna at ang hari ng silangan. Talaga naman, ano kaya ang mangyayari kay Zen Zoldyck?
mabibigla na ba siya sa lakas ng mga nilalang na yan, umingiti lang siya at mas lalong matatakam. At kung aanalisahin natin ang apat na senaryo na nilatag natin ngayong araw, eh ano nga ba ang tunay na magkakatotoo sa mga ito? Ang unang senaryo kaya, na meron ibang mga halimaw ang makakaharap ng mamamaslang? O ang pangalawang senaryo kaya, na habang papunta sila Zen sa kaharian, eh mapapadpad muna sila sa isang banta? At yan ang makakalaban ng asasin. O maari kaya na ang ikatlong senaryo, na sila Zen at ang immortal na halimaw, ay mapapadpad sa kinaroroonan ni Garuda at ng Kurti clan. At ang pang-apat o panghuling senaryo, ay makakapunta sila Zen sa kaharian ng kadiliman. E talaga naman mga idol, e maganda ulit ang mga senaryo na ito, dahil kahit ano dyan ang lumusot at mangyari, e mukhang may matinding bakbakan pa rin ang magaganap. At ngayon nga bago ulit tayo magtapos, e suriin lang natin ang apat na senaryo, e ano ba ang pinakamalapit sa katotohanan? At unahin na nga natin dito sa ikauna, na iba't ibang mga halimaw ang maaring makalaban nila Zen Zoldyck. At pagdating nga dito, eh may circumstance din na mangyari ito. Dahil napakarami talagang mga halimaw sa Dark Continent, na sobrang takam na kumain ng buhay. Kaya anong malay natin, na mapalaban muna sila Zen sa mga halimaw habang naglalakbay sila. At pagdating naman sa ikalawang senaryo, na isang banta ang makakaharap nila Zen Zoldyck sa paglabas ng full chapter. E talaga naman, e napakataas din ng chance ng senaryo na ito. Dahil tulad ng sabi ko kanina, e si Zen Zoldyck e wala pang nakakaharap kahit isang banta. Samantalang si Don Fricks e nakadalawa na. Kaya anong malay natin, na ito na ang panahon, para mapalaban ang assassin sa isang banta. At talagang napakagandang bakbakan yan, kung magkataon. At kung pupunta naman tayo sa ikatlong senaryo, na sila Zen Zoldyck, e mapapadpad sa lokasyon nila Garuda. E maganda rin ang senaryo na ito, dahil kapanabik-panabik na magkita sila Zen at Garuda. Dahil parehas mayabang ang dalawang karakter na yan, at believe na believe sa kanilang sarili. E tiyak na payabangan sila at paang-asan kung sakasakali. At syempre maliban sa yabangan moments, e tiyak na matinding labanan ang kanilang ipapakita. Tapos syempre e isa pa, e alam din natin na nandyan ang nakakatakot na Kuruta, at tiyak na makikigulo rin yan. Kaya exciting kung mangyayari itong ikatlong senaryo. At ngayon nga kung pupunta na tayo sa huling senaryo, na makakapunta na sila Zen Zoldyck sa kaharian ng kadiliman. E ito ang pinaka nakakatakot na senaryo sa apat. Dahil kahit alam natin, na sobrang lakas ng mamamaslang, e mukhang may kakalagyan pa rin siya sa kaharian ng kadiliman. Dahil maraming ang mga high level na nilalang, ang nabubuhay dyan. Pero ang pinaka napupusuan ko sa apat na senaryo, e itong ikatlo, na mapapadpad sila Zen Zoldyck sa kinaroroonan ng Kuruta at ni Garuda. Dahil parang exciting talaga, na magkita-kita ang mga yan. Pero kayo ba mga idol, ano sa apat na senaryo ang sa palagay niyong mangyayari, sa paglabas ng full chapter? At kung meron kayong sariling opinion o pananaw patungkol dyan, e huwag kayong mahihiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba, dahil anong malay niyo tama pala ang mga nasa inyong isipan. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e-comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!